dito na tayo sa office, samahan niyo ako papasok sa office. Yan. Yeah, dire-diretso lang tayo, pasok tayo dito. Bali ngayon, last day ng isususpend lang natin. Hindi naman sinasabi na magsasarado tayo. Isususpend lang natin para makakuha lang tayo ng tamang budget para ma-hold yung office. Kasi talagang hindi kaya eh. Hindi kaya ng budget na eh. Na ano, kahit sabi mo masakit man sa amin na hindi na kayo, kasi skeletal na nga tayo eh, di ba? Tapos lalo pa ngayon, talagang wala na talagang papasok. Ang tansya ko siguro mga 2 weeks na wala muna, 2 to 3 weeks. Tapos kaya ako gagawin yon para sa 2 to 3 weeks na mawawala, pagbalik natin, araw-araw yung pasok natin. Huwag tayong mag-alala kasi hindi naman tayo pababayaan ng Diyos and hindi din tayo pababayaan ng mga boss natin behind ng company. Siyempre, gagawa din sila ng paraan para makabangon tayo ng paunti-unti. And huwag lang tayong magmadali kasi ginagawa nila to para lang din sa safety natin kasi mas maganda naman na makabalik tayo sa event lahat ng kumpleto kaysa naman sa mag-take the risk tayo ngayon na hindi pa fully recovered yung buong bansa, hindi pa nawawala yung virus. Mas maganda na alagaan muna natin yung sarili natin, stay safe muna tayo, stay at home, and gagawin naman ng mga boss natin yung lahat ng makakaya nila para makabalik tayo. Nakakalap tayo ng konting fund para i-operate ulit ng katulad ng dati. Kasi talagang hindi pa talaga normal lahat. Kahit yun nga, nag-post nga tayo ng para sa ikagaganda ng page natin, pag-promotion natin. Merong mga kliyente na hindi makaintindi sa atin. Nag-bash ka agad ng kung anong sinasabi sa atin. Kahit alam nila na kakatapos lang ng ECQ, skeletal pa, GCQ ngayon, kababalik lang ng transpo. Pero hindi talaga nila tayo maintindihan. Gustuin man natin na i-promote yung sinasabi nila na intimate wedding na package. Siyempre, yung mga kliyente natin, magda-downgrade naman siya na ganun. So, napakahirap, di ba? As an office admin na napakahirap sa pagbiyahe, papunta sa trabaho, hindi madaling pumunta kasi delikado. Then, pagdating naman sa office, stress sobra kasi napakaraming follow-up, reschedule ulit, tas yung mga event cancel, kaya hindi namin alam kung saan magsisimula, kung anong kailangan unahin, tapos marami pang nagagalit kasi hindi sila naasikaso kasi nga overload na rin yung trabaho sa office. Sa akin po, may inggit po na nararamdaman dahil siyempre sila po, swerte po na mag-i-start na po tayo. Pero tayo, siyempre po, based din po sa government na di ba po, may hierarchy pa po siya, sila na process na kung sino pa yung unang possible na mga trabaho magiging pwedeng mag-open. Ganun. Eh tayo, so hindi pa po ganong nakalista na possible na mag-open, kaya yun po, hindi ko po talaga sure po talaga kung
kung kailan pa po talaga tayo mag-i-start. Pero glad po naman ako nung yung nag-start up po tayo mag-open kahit pa paano po. Yeah. Ngayon, ang pinaka nakikita ko lang dun na ano, para ma-survive, suspend mo na yung operation para makaipon ng tamang budget. Once na nakabalik tayo, makikita natin, siguro mga 2 to 3 weeks, kung kaya nyo pa na ano, mag-stay at home, or kung hindi na rin kaya, kailangan nyo na talaga, sabihin nyo lang sa akin kung makakahanap na kayo ng trabaho. Wala naman kami ano, bibigay namin yung mga certification na kailangan nyo. Pero kung nandyan pa rin kayo, yun, may tutuloy pa rin natin yung ganito. Siyempre, sino ba naman na hindi gusto yung babalik ulit tayo sa normal, sa mga events na nakakamiss. Diba? Dati, alos araw-araw, minsan nga nakakatamad na pumasok, nakakapagod eh. Madaling araw, puyat ka, tapos event na naman. Tapos andyan yung mga kliyente na araw-araw pupunta dito. Ngayon, wala na. Yung mga ganun, yung mga kontrata natin. Pipirma na kontrata yung kliyente, niipon natin yung schedule. Ngayon, talagang puro resked, cancel. Wala eh. Wala rin pera yung mga tao rin kasi ngayon. Kaya yun, ito ang ginagawa naman natin ngayon. Hindi na document natin ng kahit pa paano, baka makakuha tayo ng extra pondo sa ganito. Kaya lahat talaga, pati pagpasok namin, pagtitinda ng mga prop, mga ano, pinapasok na namin para may survive lang tong ano, yung sa pandemic na to. Lahat naman nag-a-adjust eh. Ngayon, papakita lang natin sa ano, papakita lang natin sa mga magiging viewers natin kung paano yung diskarte natin para makabalik ngayon yung business dahan-dahan. Kumbaga. Yun sir, naiinggit kasi sana makabalik din tayo yung hinihiling naman natin lahat na maging normal. Kaso sa wedding industry, hindi possible kasi yung pandemic, hindi yung COVID, yung sakit, hindi natin siya nakikita. Kaya mahirapan tayo na masabi kung sino yung meron o wala, kasi kung mag-event tayo, possible lahat tayo mahawa rin. Na-depress ako kasi siyempre, mahal ko na yung trabaho ko. Tapos, sobrang napamahal na din ako sa mga katrabaho ko. Tapos yun, namimiss ko sobrang magtrabaho. Tapos, hindi ko maisip kung hanggang kailan pa to, kung makakabalik pa ba. Tapos, pangalawa, siyempre, sa pamilya namin. Kasi, isa din ako sa nagbibigay eh. Nag-aabot sa amin ng pera. Nagtutustos ng mga pangangailangan namin. So kung hindi na makakabalik yung events, syempre mapipilitan, wala pa rin akong trabaho or mapipilitan ako humanap ng ibang trabaho. Malaki din yung magiging epekto sa family namin kasi mababawasan yung nagsusustento sa pangangailangan ng family po namin. Isa lang din po ang sabi ko na kaya natin to. So sabi nga, ika nga yun. Fight lang. Sana ano, matulungan kami hindi lang yung Shutterstick Photography kundi yung nasa wedding industry katulad namin po. Yung panawagan ko lang po, especially po sa government. Sana po ano, bigyang pansin niyo rin po yung mga workers na nagtatrabaho po sa live events. Hindi lang po sa wedding industry. Lahat po na nagtatrabaho sa live events, yung sa theater arts, sa lahat po ng mga nag-e-events. Kasi hindi lang naman po yung mga trabahador sa pabrika o sa ibang industriya yung nakakapag-ambag sa bansa natin. Kami din pong mga tao na nagtatrabaho sa live events. Especially na po-promote po namin yung mga tourist spot dito sa Pilipinas, lalong-lalo na po yung Tagaytay. Gamit po yung tool namin na video and photo na nagpapakita po ng ganda ng mga turismo dito sa Pilipinas kahit na wedding po yung kino-coverage namin. Sana po matulungan nyo din po kami na makabangon, na mabigyan po kami ng kahit konting pondo para po magamit namin
sa pagbangon po kahit pa unti-unti. Team Shatter Steve, konting tiis lang, babalik din tayo. Napakita ko sa inyo yung operation namin ngayong Skeletal Work Force na sinasabi ng gobyerno natin. Okay siya, safe. Hindi ko masasabi na safe para sa mga empleyado o kahit sa amin na nagtatrabaho. Hindi ko masasabi na safe kasi wala pa rin vaccine eh. Ngayon, ang para makasurvive yung isang company sa pandemic, yun, kinuha natin yung mga saloobin nila, yung mga kasamahan natin sa trabaho. Siyempre, nakibalita tayo sa status ng mga clients. Ngayon, tsaka natin i-execute ngayon yung pinaka strategy natin ngayong pandemic. Kaya bagay ito sa lahat ng mga small business, pati medium, okay na rin para sa inyo to. Magandang topic to. Kasi makikita nyo dito kung paano nag-ooperate, paano isusurvive yung isang business sa pandemic. Ngayon, ang strategy natin muna ngayon, suspend natin yung operation. Ang kagandahan kasi pag ikaw yung ikaw din mismo yung may-ari ng company, kailangan alam mo rin lahat ng ginagawa ng ng staff para in case na sa ganitong sa gitna ng pandemic, meron tayong meron tayong kumbaga backup. Hindi mo basa-basa, hindi basa-basa masasarado yung kumpanya mo in case of worst, sabihin natin worst case scenario, meron kang parating backup plan. Kaya napaka-importante na itong gagawin natin, strategy na to. Kasi gusto natin makabalik yung regular na pasok nila, kaya gagawin natin itong strategy na to. Konting tiis, pero makakabalik ulit sa dati. Ngayon, natapos na natin na kausapin yung ating mga empleyado sa office para inform sila sa panibagong adjustment na naman mangyayari. Kasi nga, una, skeletal workforce tayo eh. Pero hindi siya applicable para sa mga business na katulad namin. Or small business na masasabi. Actually, sa small business na katulad namin dito sa industriya namin, isa kami sa pinakamalaki pagdating sa photo and video. Pero yun nga, katulad ko, isa na nga ako sa pinakamalaki. Pero paano pa yung iba na mas lalo pang mas may mga pangangailangan. Ngayon, ang kagandahan nito, napakita natin sa kanila na kapag share tayo ng konti para at least may idea si business owner sa baka kapanood na itong vlog natin. May idea sila kung paano kausapin ng seryosohan yung kunin yung mga reaction nila sa loobin ng mga staff. Tapos, wag rin silang bigyan ng wag silang mawala ng pag-asa, yun. Uplift sila na ikaw bilang business owner, gumagawa ka ng paraan para maibalik sa normal, ngayong new normal. Kasi yun yung habol natin ngayon. Kasi yung industriya ng wedding, national events, di ba? Talagang kailangan ng social social. Pupasok tayo sa category ng yung pinagbabawal ng gobyerno. Pinagbabawal ngayong may pandemic yung social gathering. So paano makakabalik o paano makaka-survive yung business owner ngayon? Ang dami nating mga tanong. Etong video na to, at least meron silang idea kung paano gagawin. Unang-una, yun nga, sinasabi ko, magplano tayo kung paano natin gumawa tayo ng strategy. Alamin natin yung strength, weakness, opportunity. Threat, nandiyan na yung threat eh. Ang dami. Yung strength natin, syempre,
kung ano pa yung mga magagawa natin na makakaya natin para ma-survive yung yung ano, yung business natin ngayon. Kasi ano eh, pahirapan na eh. Sa weakness, syempre, ang weakness mo na ngayon yung sarili mo. Sarili mo na yung weakness mo. Syempre, a-attackin mo yan, may anxiety attack na papasok sa'yo. Maraming mga nakaka-depress, pero dapat talabanan mo para hindi ka maguluhan kung paano gagawin mo sa pagdinegosyo. Tapos, alamin mo yung opportunity na tinatawag, yung O sa SWOT na analysis na tinatawag, yung opportunity. Alamin mo ngayon kung sino yung mga makakatulong sa'yo. Kung sabihin mo, simulan mo sa mga kamag-anak mo, may makakatulong sa'yo, kapatid mo, may kapatid ka, magulang mo, business partner, madami. Madaming opportunity kahit mayroong pandemic. Aalamin mo lang lahat. Ano pa yung mga kakayahan mo, yun, gamitin mo. Tapos, yun, iwasan yung mga negative na mga tao, negative comments. Yun. Siyempre, tapos ka na dun sa pagmumukmok, pagsisisi, ng mga sana ginawa mo yung ganito, nung nag-ipon ka, ganun-ganun. Harapin mo na lang yung katotohanan. Kung wala, wala. Gagawa ka ngayon ng panibagong paraan. Gagawa ka ulit ng mga panibagong diskarte para mabuhay mo yung pamilya mo or ma-survive mo yung pamilya ng mga empleyado mo. Kaya sa susunod na step natin, papakita ko naman sa inyo kung paano gumawa ng small business ulit, paano mo siya i-market, paano ka kikita ulit ngayon, lalo na bagsak ang mga negosyo natin. Paano kita gagamitin natin yung online business na tinatawag na sikat na ngayon. Papakitaan natin sila ng mga iba't ibang klaseng diskarte ngayon. GCQ, MGCQ, Modified General Community Quarantine. Gagawa natin ng ano, diskarte yan. Kaya tutuwan nyo kami. Thank you.